Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang Sweden ay isang bansa na hindi madalas nasasangkot sa mga pandaigdigang digmaan kahit noon paman. Wala itong pinapanigan at mas pinipiling manahimik na lamang. Nasa mahigit 200 taon na mula nang huling masangkot ang bansang ito sa digmaan. Taong 1814 nang sila'y makipagsagupan sa bansang Norway. Subalit bakit ngayon ang Sweden ay napabalitang susong sa isang malaking digmaan at pinaghahanda ang mga mamamayan nito na maging alerto dahil maaaring sumiklab ang kaguluhan sa kanilang bansa anumang oras? Mismo ang mga matataas na lider ng bansang ito ang naglabas ng babala sa publiko na dapat umanong maging handa ang lahat. Dahil dito marami sa mga mamamayan ng Sweden ang nagulat, natakot at nagtaka. Naging abala ang mga linya ng telepono. Humaba din ang pila ng mga mamimili sa mga groceries at supermarkets. Ang ilan ay naghanap ng mga bomb shelters habang marami din ang nagtatanong sa gobyerno nila kung ano nga ba ang tunay na nangyayari. Ano nga ba ang tunay na nangyayari sa Sweden? Papasok nga ba sa isang kaguluhan ang bansang ito? Paanong ihahandle ng isang bansa na hindi nasangkot sa digmaan ng 2 siglo ang paparating na labanan sa kanilang bansa? Ano nga bang malaking issue ang kinakaharap ng Sweden ngayon? Noong 8 ng Enero nitong taon lamang, isang top defense official ng Sweden ang nagbigay ng nakakatakot na babala sa mga mamamayan nila. Tahasan niyang sinabi na maaring may gerang magsimula sa Sweden. Iniwan ni Minister for Civil Defense, Carl Oscar Bolin, na takot at gulat ang mga nakinig sa kanyang talumpati noong araw na iyon. Matapos lamang ilang araw, isa na namang babala ang ipinahayag ni Sweden's Military Chief Michael Biden at sinabing lahat ng mamamayan ng Sweden ay dapat maging mentally prepared para sa paparating na kaguluhan sa kanilang bansa. Noong taong 2022, ang digmaan ay sumilip sa border ng Europa kung saan sinakop ng bansang Russia ang bansang Ukraine. Matapos ang 695 araw, ang digmaan ay mas lalo pang tumindi. Dahil sa digmaan na ito, nangamba ang mga Nordic nations kabilang na ang Denmark, Finland, Iceland, Norway at Sweden dahil pawang malalapit lamang ang mga ito sa bansang Russia. Dahil dito'y napagkasunduan ng mga bansang ito na sumapi sa military alliance na NATO o North Atlantic Treaty Organization. Ito ay isang military alliance ng mga nasa mahigit 30 mga bansa mula Europa at North America. Ang samahang ito ay noon pa may kalaban na ng Soviet. Ang Finland ay naging miyembro noong nakaraang taon lamang, habang ang Sweden ay maaaring magiging miyembro naman ngayong taon. Ang pagsaping ito ng Sweden sa NATO ay isang paraan ng bansa upang maging ligtas kung may darating man na digmaan at akala nila ay sapat na para sa kanila na maging ligtas kung miyembro sila ng naturang military alliance na ito. Subalit ang proseso ng kanilang pagsapi ay hindi pa din naaaprubahan hanggang sa kasalukuyan. Hindi pa kasi lahat ng mga bansang kasapi ng NATO ay pumipirma para sa pagpasok ng Sweden sa NATO. Mga bansang tulad na lamang ng Turkey at Hungary, kaya naman hindi pa rin nila naaasahan ng NATO kung sakaling magkaroon ng pag-atake sa kanilang bansa. At ngayon ay tila hindi na makapaghihintay ang bansa na mapabilang sila sa NATO dahil na din sa napipintong kaguluhan sa kanilang bansa. Wala silang magagawa kundi ang maghanda ng sila lamang at huwag nang hintayin ang tulong na manggagaling pa sa ibang mga bansa. Kaya naman dahil dito ay puspusan ngayon ang pagbibigay ng babala ng gobyerno ng Sweden sa kanilang mga mamamayan. Dahil dito ay tumaas ng 3,500% ang mga taong naghahanap ng mga bomb shelter. Bukod sa pagbili ng mga pagkain at iba pang mga medical kit, marami din ngayon sa mga citizen ng Sweden ang nagda-download ng booklet na ito online.
Ito ay isang booklet na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa kung anong dapat na gawin ng isang mamamayan ng Sweden kung magkaroon ng crisis o digmaan sa kanilang bansa. Una itong ipinamigay sa publiko noon pang World War II at muling ipinamigay noong sinakop ng bansang Russia ang Crimea, at ngayon, halos lahat ng mga mamamayan ng Sweden ay nais magkaroon ng kopya nito, kaya naman tumaas ang pag-download sa booklet na ito sa internet ng hanggang 900%. Hindi man ito ang unang beses na nagbabala ang gobyerno ng Sweden na maaaring madamay ang kanilang bansa sa nangyayaring kaguluhan sa Ukraine at Russia, ito naman ang kauna-unahang pagkakataon na tahasang binalaan ang mga mamamayan na maaaring maging battleground din ng Sweden sa mga susunod na araw, linggo o buwan. Lalo at kumalat din ang balitang ito sa social media platform tulad ng TikTok, kung saan karamihan sa mga nanonood dito ay mga kabataan. Kaya maraming mga bata ngayon nagtatanong sa kanilang mga magulang kung totoo nga ba ang kanilang napapanood sa TikTok. Kasalukuyan ding muling isinasaayos ng Sweden ang kanilang compulsory civic duty na isang national service. Nahinto ito noong matapos ang Cold War, subalit muling ibabalik ngayon. Muling sasanayin ng mga mamamayan ng Sweden ng emergency services at electricity provisions. Nagkaroon din ng maliit na pagbabago sa kanilang militar. Hindi naman lahat ay obligadong sumama sa sandatahan, subalit mayroong maliit na proporsyon ng kanilang populasyon ang ipapatawag kada taon, na nasa mahigit kumulang sa 100,000 ang mga ito. Maaari nga ba na ang mga paghahanda na ito ay nangangahulugan na ang bansang Sweden ay papasok sa isang digmaan? Ang sitwasyon ngayon sa nagaganap na kaguluhan sa pagitan ng Ukraine at Russia ay mas lalong tumitindi. Mas pinalalala pa ito ng mga bansang nais sumapi ngayon sa NATO. Noong nakaraang taon, may ilang mga taong inaresto ng Sweden sa kanilang bansa na kung saan ang mga ito ay inakusang espiya ng bansang Russia. Ang Sweden ay naobserbahan din ang pagtaas ng kanilang cyber attacks at GPS jamming incident sa Baltic Sea. Nagsagawa din ng mga military exercise ang Moscow malapit sa lugar. Sa isang bansa na tulad ng Sweden na hindi na muling nasangkot sa digmaan mula pa noong Napoleon era, ang lahat ng mga ito ay maaaring paghahanda nga talaga sa paparating na gera. Pero marami ang naniniwala na panakot lamang umuna ito ng gobyerno at militar sa kanilang mga mamamayan. Ayon kasi sa mga lumabas na balita, sinusubukan ng army na pataasin ang kanilang annual budget, kaya kailangan nilang gumawa ng eksena na sinuportahan naman ang kanilang gobyerno. Pero marami din ang nagsasabi na may posibilidad na magkaroon ng digmaan o masangkot ang bansa sa isang digmaan, lalo pa at katabi lamang ng kanilang rehiyon ang hindi matapos-tapos na digmaan sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. Pero nilinaw din naman ng mga eksperto at ng Russia na wala silang intensyon na mangdamay ng iba pang mga bansa bukod sa Ukraine. Ayon pa sa Moscow, tila nananaginip lamang umano ang Sweden na magkakaroon nga ng digmaan sa kanilang bansa. Kahit umano ang kanilang panaginip ay magkatotoo, ang Finland na marahil ang una munang mapapahamak bilang ito din ang pinakamalapit na bansa sa nangyayaring digmaan sa Ukraine. Kaya sa ngayon, masasabi natin ang digmaan ay napakalayo pa sa pintuan ng Sweden at walang dapat na ipangamba ang mga mamamayan ng bansang ito. Kaliwat kanan ngayon ang tensyon na nagaganap sa buong mundo. Iba't ibang mga bansa ang nasasangkot sa mga kaguluhan na ang ilan ay nadadamay lamang. Pero sa huli, laging mga sibilyan ang nagiging pinaka-apektado at nadadamay, lalo na ang mga kabataan.